Tema po natin ay tungkol po sa mga aphids. Kung titingnan natin dito, ang dami talagang, daming aphids po, no? Kaya, manageable pa man to, kaya pa natin itong lunasan. Paano ba ito gagawin? Manumano lang sa ata, manumano. Kuha lang tag brush. Kaya, ngayon, kasi isang puno man lang ito, or isang halaman man lang ito, titirahin natin to sa pamamagitan ng grass. Dahan-dahan lang. Pero kung sobrang dami na talaga, tanan na gini mo nga tanom, gi taptan og aphids, ayun, bili na talaga tayo ng pesticides dyan. No, pesticides. Para matanggal yung mga aphids na dumikit-dikit doon sa mga halaman natin. Kanira bang mga aphids? Patsyo, nabi mo patay, rabi ganun siya ang tanong. Ito. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Parang muraragod ka rin nag-brush o sapatos. Tanggal talaga yan. Walang hindi matatanggal. Dahan-dahan lang tayo. Walang lang tayo. Pura ragot tayo. Nagdula. Yapon ani. No? Parang naglalaro lang tayo. Yeah. Sayang kung hindi natin mapangalagaan yung mga pananim natin. Sisiraan laman ng mga aphids. Ito lang yung pinakasimpleng pag-control sa kanila. Brush. Yung iba, sabon. Basta yung sa atin, ganito lang sa atin. Yung pinakasimple talaga. Pinakabasic. Pero pag sobrang dami na, kagaya sa mga nabanggit ko, insecticide or pesticides. 150 man lang yan. Yung isang galon, 1/4 na insecticide or pesticides. 1/4 lang. Kung hindi tatablan, hindi tumatalab, adagdagan natin ng 1/4. Para magiging kalahating kutsara sa isang ito, dami talaga dami. Tapos na natin ay ginawa ng paraan. Kaya hindi pa man masyadong perfecto yung pagkakaalis ng mga aphids natin, pero dahan-dahanin lang talaga natin hanggang sa maubos yan. Kaya sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, The Roy T. by Vlog or The Roy T. by Iskander Vlogs. Maraming maraming salamat po.